si awit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Tayo po'y na Biyernes, nasa 13 sa ng karaniwang panahon. Kalabintatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating Ebanghelyo ay nagpapahayag na ang pagtawag ng Diyos ay pagtawag ng pagbabago, pagtawag ng pagbabalik loob sa Kaniya. Sa likod ng ating pagkakasala, patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos na bumalik sa Kanyang piling, bumalik na sundin ang Kanyang kalooban upang makamit natin ang kaligtasang inihandog niya sa krus. Inaalay natin ang banal na misang ito sa lahat ng mga nagpamisa, sa lahat ng mga sumusubaybay na naririto ngayon, sa mga bitbit nating mga pagsusumamo at pagsusumamo ng mga taong ipinangako nating ipanalangin. Ipanalangin din natin ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang nakakaalala. Sa katahimikan, kaugnayan ng mga misang ipinagdiriwang sa mga sandaling ito, ibulong natin ito sa Diyos ang ating mga pagsusumamo. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinukup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat? Para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ng halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin ang timbang ng mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang mga taong dukha, pati tulyapis ng trigo,
ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na iyon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa mga magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyo'y magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuwaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran. Hahanapin nila ang mga salita ng Panginoon, subalit hindi nila ito masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay aking paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpapalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautosan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Ay kay Jesus maglapitan upang tayo'y masiya. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglalakad. Nakita niya ang isang taong pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad,
Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang iyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kahapon napakinggan po natin sa Ebanghelyo ang pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko. At ang pagpapagaling ay hindi lamang natanggap ng paralitiko. Ang pagpapagaling mula sa kanyang karamdaman, kundi ang kapatawaran mula sa Diyos. One of the greatest gift that we can receive from God is forgiveness. Secondary na lang yung kagalingan ng katawan. Ang pinakamagaling at pinakadakilang regalo na matatanggap natin ay kapatawaran mula sa pagkakasala. Sapagkat ang kapatawaran mula sa pagkakasala ay magbubunga ng kagalingan not only emotionally, physically, but also spiritually. Wholeness, buong pagkatao ang kagalingan na inihahandog ng pagpapatawad mula sa Diyos. Kaya nga, ang natanggap na kapatawaran ng paralitiko mula sa Ebanghelyo kahapon ay hindi lamang nagdulot ng kagalingan ng katawan, kundi kagalingan ng kanyang buong pagkatao. Ngayon naman, sa Ebanghelyo sa araw na ito, ang tagpo ni Mateo at ni Jesus, ang pagtawag kay Mateo bilang kabilang sa kanyang mga ni Jesus kay Mateo bilang isa sa kanyang mga alagad. Sa likod man ng pagkakasala, pagiging makasalanan ni Mateo ay tinawag siya. Ang mga tax collector o yung maniningil ng buwis noong mga panahon na iyon ni Jesus sa kanyang lipunan ay itinuturing sa mata ng mga lipunan ay makasalanan. The tax collectors were sinners in the eyes of the society. Sa likod man ng paghuhusga ng lipunan kay Mateo, ay patuloy pa rin tinawag ni Jesus si Mateo para maging alagad. Siya'y kinawaan. He received mercy from God. Kahapon na ituring natin ang pagpapatawad ay dakilang biyaya, dakilang regalo sa Diyos. Ngayon din, maituturing din natin ang awa mula sa Diyos na isang dakilang regalo mula sa Kanya. Sapagkat natatanggap natin ang pagpapatawad dahil sa awa ng Diyos. Every one of us are beggars of God's mercy. Hindi natin maituturing at hindi natin maitatanggi na tayong lahat ay hindi natin kailangan ng awa ng Diyos. Bakit kayo naririto? Bakit kayo sa mga sandaling nito nagsisimba, sumasamba sa Diyos, nananalangin at nagsusumamo sa Kanya? Because all of us are beggars of mercy. Namamalibos lamang tayo ng awa ng Diyos. Mapamadre, mapapare, mapalayko at kung sino ka man sa lipunan ay namamalimos lamang ng awa ng Diyos. Tulad ni San Mateo sa Ebanghelyo, siya'y naging tumanggap din ng awa ng Diyos. Siya'y nangailangan din ng awa ng Diyos. At sa awa ng Diyos, siya'y hinango mula sa kanyang pagkalugmok sa panghuhusga ng lipunan na siya'y isang makasalanan. Makasalanan man tayo, ngunit hindi tayo titigil sa pagiging makasalanan.
laging may pag-asa dahil may awa ang Diyos. At sa ating pagkamakasalanan, lagi tayong tinatawag na magbalik loob, sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ating ipinapamalas at kinikilala natin ang Kanyang awa na matuloy na nagliligtas sa bawat isa sa atin, sa likod man ng ating pagkakasala, pagkukulang, pagmamalabis sa kalooban ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, kung tayo nahihirapan mang makita ang awa ng Diyos sa araw-araw na ating buhay, hilingin natin ang grasya ng Diyos na naway sa Kanyang liwanag, sa Kanyang grasya, sa bawat ating gawa at pakikitungo sa ating kapwa, makita natin ang Kanyang dakilang awa na siyang makakatulong sa atin na ma-realize, maunawaan ang Kanyang kalooban na tayo't Kanyang tinatawag araw-araw na bumalik sa Kanyang piling. Bumalik sa Kanyang piling gaya ng Kanyang pagtawag kay Mateo sa Ebanghelyo. Sa Kanyang pagtawag, si Mateo tumayo at sumunod kay Jesus. Tayo, huwag sanang maging bingi sa panawagang ito ng Diyos. Naway tayo patuloy tumugon sa Diyos at tanggapin ang Kanyang dakilang awa na siyang nagdulot ng kaligtasan ng sangkatauhan. Bumaba si Jesus sapagkat alam niyang makasalanan tayong lahat. Hindi naman bababa si Jesus kung hindi tayo makasalanan. Bumaba siya upang ihandog ang awa, upang ihandog ang kapayapaan, ihandog ang kapatawaran at awa. At patuloy nating tinatanggap ang Kanyang awa sa tuwing tayo tumatanggap ng mga sakramento ng simbahan. Sa sakramento ng Eucharistia sa pagsisimba, sa pamamagitan din ng sakramento ng kumpisal at iba pang mga sakramento. Sa pamamagitan ito, hindi malayo sa tinanggap ni San Mateo yung awa mula sa Diyos sa tuwing tayo lumalapit sa sakramento. Hindi malayo sa tinanggap ng mabathalang awang Kanyang tinanggap noong una panahon. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manatili po tayong nakaupo. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslok. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain
natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinangin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pangindapating kaming lahat na makasayo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose, ang kanyang karinisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol, Apostol San Mateo, at ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina, aming patron. San Francisco ng Assisi Santa Claras, San Pedro Apostol, San Francisco Caracciolo, San Maria Antonio Zaccaria, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakalit sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
pagbalik sa lahat na masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Sa mga hindi makaluluhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
atin pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan. Upang kami pinagbuklot sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una po sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo dito sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Pakiscan po ito at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa Pambansang Dambana. Para sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, magpalista na po kayo sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ikalima, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazar ng Lasak. Ito po ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Archdiocese ng Lipa. Makakabili po kayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit din sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid.
Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Ika nga, nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. At ika-anim, bukas po araw ng Sabado, ika-anim ng Hulyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sana po ay mapanatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong tumayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo ng Mahal na Birheng Maria, imahin ng mga banal, dasalan, na nagpapaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahaya kanyang pagkalingat haba sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.